Hey guys, what's up? Papunta tayo ngayon sa parang niya akin. Kumakita niyo ako lang mag-isa kasi busy yung mga baby boys natin sa bahay. Iba nagsistream, iba may lakad. Na nakakatuwa naman. Kaya sa inyo, nakikita ko yung growth nila. So, ako lang ngayon. So, iniwan ko rin si Fino tsaka si Aoi para mapagpahinga sila na maayos. And gusto kong, wala lang, bisitahin lang si Mami tsaka si Tita Yoli. Para, kasi ilang araw na ilalim ko rin naman ako. Pero baka hindi na ako mag-vlog doon kila Mami. Importante lang makita ko sila. Kahit very short lang. Tapos, uwi na rin tayo. So, let's go. Nagising ko si Mami. Ganda yun niya. Ganda. Bagay. Huwag yung mata. Bagay. Ang ganda naman ang face mask mo, Mami. Ayos. Tinan mo, Tiol. Tinan mo, Tiol. Saan mo si Mami? Panis! Vime. Bye, Tiol! Love you! Bye-bye! Ingat! Yeps! Yun, so guys, nabigyan natin ng pinumask ni Mami yung nakakatuwa. Kasi, wala lang. It brings back all the memories natin, especially yung lockdown. Araw-araw, syempre, nandiyan tayo sa bahay. So, ngayon, nakikiss ko na din si Mami. Nakakalapit na ako sa kanya. And such a big blessing. So, magiging madalas na tayo pagpunta dito kay Mami. And makita natin sila sa mga vlogs natin. Hopefully, pero hindi naman sobrang madalas like everyday. Siguro kahit mga once every 2 weeks or once a week, at least makita natin sila, mabisita natin sila, na malaking ano sa akin, inspiration of course to keep on going. So ngayon pauwi na tayo ng Quezon City, pero may dadaan lang tayo guys. And so guys, pauwi na tayo. Gusto ko lang may pagkwentuhan sa inyo sandali. Kasi medyo na-miss ko to eh. So, paano ko ba sabihin to? Gusto ko siya sabihin sa inyo eh. Paano ko ba sabihin to? Narinig nyo? Hotdog daw? Ibig sabihin may kasama na ako bigla. Kanina ang papunta ako, wala akong kasama. Konsensya mo. Itangita nyo naman sa title, di ba? May nagbabalik. Tangina. Na hindi ko alam kung paano ko explain sa totoo lang. Lalo na't na gantong mga panahon. Ewan ko talaga paano ko sasabihin. Paano ko explain sa inyo? Pero wag na natin ipilit, kung hindi ko kaya explain, hayaan na lang natin siya na lang mag-explain. Ano bang masasabi mo, Jiram? I'm back! Yun lang yun. So what happened to your life, brother? Huh? Are you good? Pabalik, takin na tayo kuwi po. Joke, matutuwa dyan. Addict na ako ngayon. Nagising ako, coach. Namiss mo ba, may? Namiss mo ba? Oo naman, coach. Hindi ko bakit ang ibig ko, bakit? Alam nyo kasi guys, ganito yan. Sa isang tropa, sa isang mag-aibigan, di ba? Di nawawala yung traitor. Ako yun. Hindi, joke lang. Ikaw talaga yung masyado mo yung sarili mo. Hindi nawawala yung tampuhan. At mga, syempre, yung mga hindi pagkakaintindihan. Pero syempre, sa part ko kasi,
ayoko kasi yung pangungunahan ko, ayoko pipilitin yung isang bagay na maging okay. Just because gusto kong ipakita sa tao na okay na, na ganito na, ganito lang, kabilis yung ano namin. So, hinintay ko yung tamang panahon and nag-message akin si Kim na isang araw na, yun nga, sabi niya, ang sabi mo Kim noon? Congrats coach, sa mga na-achieve mo, I hope makapag-usap tayo soon. Anong reply ko sa'yo Kim? Bukas na agad. Siyempre, hindi naman tayo ano. Siyempre, kung gusto niya yun, gusto ko rin, gusto naman namin yun, pero siyempre, may mga bagay-bagay na hindi mo kailangan pilitin at madaliin. At naniniwala ako doon kasi pag ginawa mo yun, lalong hindi magiging okay. And kami, nakikita nyo kami sa mga brotherhood, nagkakaroon kami ng problema recently, di ba? Pero sa totoo lang, normal lang naman yung sa magkakaibigan eh. Ang pinag-aiba lang, kami kasi naka-broadcast yung pagkakaibigan namin. Nakikita niya yung pinanggalingan, nakikita niya yung mga members. Kaya kapag may nawala, nahahanap nyo, which is naiintindihan ko naman yun. Which is naiintindihan ko naman yun. Na hinahanap nyo talaga si Kim, talaga naman napasaya kayo nito. Pero syempre, ayoko magbigay ng anything na clue, or kaya ganito, or kaya sign, or kaya ganito. Kasi baka mas lalong masira, di ba, yung kung ano man yung mga nangyayari sa amin, na baka totally dahil dun sa ginawa ko, dahil sa pagmamadali kong ayusin at pakita sa inyo okay, lalong hindi umabot sa point na to, di ba Kim? Ayun, so yun lang naman yun guys, napakasimple lang, pero naniniwala ako yung nangyari sa amin is just normal, nangyari yun sa lahat ng magtutropa, lahat ng magkakaibigan. Ang pinagkaiba lang kasi yung sa amin is nakikita nyo araw-araw, kaya tuloy feeling nyo napakalaking issue, pero it's normal. Hindi pagkakaunawa, hindi pagkakaintindihan. So yun na nga, kasama na natin si Kim. Yes. Kamusta ang iyong buhay? Ouch. Ay, baliktad. Ganyan naman mag-sober sa'yo eh. Nakawala sa sarili. Ano man, ang dami kasi naghahanap sa'yo Kim, which is ako naintindihan mo kayo kasi talaga naman napasaya kayo ni Kim. Yun nga lang, hindi natin siya nakita ng ilang buwan. Pero ito na! Sabihin ako. Nakasama na natin ngayon si Kim. Giraffe. Alam mo, pag may nakikita, teka lang, huwag ka muna maingay. Pag nag-google ako, nag-search ako, kasi hindi mo naman maiwasan, bigla may mga nagpapalo. Kahit ano lang, wala lang. Giraffe? Oo, totoo. May lalabas lang na giraffe. O kaya may gangat sa Facebook, mga itang giraffe. Maalala ko to. Ito. Pambansang giraffe. Oo, ano sabihin mo? Hindi totoo na wala akong pambili ng Pinomas. Hindi ko na siya masamot. Hindi yan. May pera ako! Hindi ko na siya masuot eh. Puro issue eh. Hindi niya masuot noong mga panahon na yon. Pero ngayon! Ako na mismo. Tayo na. Ako mismo. Teka lang, bakit mo tayo talking? Bakit mo tayo talking? Teka, hindi ka Pinomas mo. Kung bayad natin yun. Oo na, sagot ko lahat. Ganun lang ako kasikat. Teka, magkano ba kailangan mo? Magkano ba? Taglilibo-libo na eh. 50 lang ba? 50 lang. Ate, hello po! Yun, ang cool ni ate. Kim, ang cool ni ate. Hindi siya nainis sa'yo. Wala, ganun tanong po. Hello po, thank you po. Good vibes, ate. Ingat! Dahil mabuti. Ano ba yan? Unang pagkikita natin, nilibre tayo ng tollgate ni Kim Giraffe. Ganun na ako, kap. Yaman niya yung... Hindi totoo, wala siya pambiling Pinomas. Hindi mo lang masuot. Hindi niya masuot. Baliktaran, siyempre. Siyempre, ha? Baliktaran. Siyempre. Para sa'yo, baliktaran. Naiwan ko yung mask ko, bigyan din sana. Nature mask yan. Yun. Tumagay na. Ano masasabi niyo ngayon? Tingnan niyo, naka-Pinomas na yung idol niyo. Welcome to Pino Gang. Hindi na bigla ang gang, coach. Hindi na rin lockdown gang. Pino Gang na. Di baka isipin nila, ano ba yan? Walang explanation, bigla na lang naging okay. Di ba? Usually kasi gano'n. Sa amin na yun! Pero kasi hindi naman natin kailangan lahat detalyin. Oo, aminin namin, nagkaroon kami ng misunderstanding sa tawagin niya ng issue or kung ano man. Aminin na natin yun. Wala namang, hindi naman namin tinatago yun eh. Pero yung detalye, yun na yung, of course, it's already our privacy. Na maging masaya na lang tayo. Katabi ko na ngayon si Kim sa loob ng rap. Yung dating problema. Yung dating problema, nandito na ulit.
Kaya ano gagawin natin ngayon? Saan tayo papunta? Taranta doon, kagad ko. Saan tayo sa bahay mo? Tataroon ako sa swimming pool mo. Si Seroso? Bidagan mo? Mo? Wala ka nalang extra. Wala akong pakilam. Hindi nyo ako iiwan. May mga damit kayo eh. Ito maganda doon. Walang may alam. Napupunta si Kim doon sa bahay. Pero siyempre, pag-uusapan na muna natin ngayon is talagang kamustahin talaga natin si Kim. So, Kim, kwento mo naman sila. Yeah. So, yan, no? At, totoo naman talaga may issue kami ni Gods. No? At, di naman na kailangan din sabihin na. Kasi nga, yun nga, sabi ko nga, privacy pa rin talaga, kaibigan. Pero, ang pinaka-reason dun talaga is, ano, Teka lang. Hindi ako sanay. Tagal ko hindi nag-vlog. Kaya ako upload eh. Hindi. Lala-upload. Parte ka na ng Vinogang. Susuportahan ka namin, Kim. Bubuhayin natin yung vlog mo. Bila lang kayo short. Ayan, jiro pa pa rin. Joke lang. Mag-gagod. Hindi ka lang. Kailan ka lang. Bubuhayin natin yung vlog ko. Biglang gano'n ako ito. Ayan. So sa mga hindi nakalam, ba't di ako nakabalik agad ng Pinos? May issue talaga. Actually. Pero ang kinaibahan lang, hindi ako nagpakain sa issue. Inangat ko yung sarili ko. Kasi kapag ang kapag nagpakain ka sa emosyon mo, hindi ka mag-grow talaga. Kaya dapat magpakain din. Wait lang, ang hirap mag-explain pag nasa camera eh. Pero totoo naman, di ba? Huwag ka magpapakain sa emosyon. Hindi, ganito lang kasimple yan, guys. Nagkaroon ng issue, hindi naging okay ng ilang buwan, pinalipas, ngayong mag-anak kay Kim, makipag-usap, at syempre sinabi sa akin, syempre ako lang naman din ako ibang hangad, kundi eventually maging buo yung brotherhood natin. Syempre, yung priority natin, which is the brotherhood, yun ang umpisahan. Kaya nahihirapan si Kim is because, syempre, for all of the months na hindi kami nakita, tapos ano, na hindi niya ma-explain. Pero yung sabi ko sa inyo, hindi natin kailangan detalyehin. Ang importante nakikita nyo na naging okay kami, na hindi tipong, hindi naman tipong ayaw namin explain. Pero, may times na kailangan i-private na rin naman natin. Di ba, Kim? Oo, naman, kailangan lahat, ano eh. Pero hindi namin nililinis na, ay hindi, wala lang yun, wala. Hindi talaga ganun. Medyo may pagkalalim din. At talagang, ang punot dulo lang is, hindi nagkaintindihan. Hindi lang nagkaintindihan, normal, normal. Normal lang. Na maliit na bagay, tas lumaki, na nag-i-issue, na napansin yun, hindi nakita si Kim. Pero baka kasi, kung in-explain ko yon before tong araw na to, nang ako lang, nang wala si Kim, tapos sinabi ko, ganito, baka masira ako si Kim sa inyo, or baka masira lalo yung, tapos mapanood di Kim, baka masira lalo, in short. So ako talaga, naging patient lang ako, naghintay lang ako ng time ni God for this. Naibigay niya sa amin to, itong sign na to, na hinihiling ko na matagal na. And ito na, ganito tayo ngayon. So I believe itong pagsasama namin ni Kim. Kanina nag-usap namin, sobrang tagal na namin nag-usap si Kim. Yung mga 3 oras na mag-isama, pinag-usapan namin, of course. Inayos namin. Pero I believe yung conversation na meron kami kanina has a blessing from God. Kasi hindi namin pinili talaga yung sarili namin just to look good. Pero talagang totally okay na. Ito nga dito. Kiss mo. Ngayon ko na lang ulit namin si Coach Bob. Ang hindi normal, yung wala kang panlasa. Babang amoy. Meron ka naman. Ha? Meron naman. Meron. Wala nang lasa ice coffee. Okay guys, ang usapan naman natin ngayon, dahil napag-usapan na natin na naging okay na nga kami ni Kim, sobrang okay, at ngayon dala rin natin sa bahay. Pero may gusto muna akong pag-usapan ngayon, kasi balita ako, Kim, naging issue yung ring sa Eskinita. Pinalitan ko. Sabi nung ano, inayos daw ni Coach Mav yun, tapos pinalitan mo. Ibig sabihin, parang galit na galit ka daw nung time na yun, kasi parang pati ba naman yung ring, gano'n. Hindi ako galit. Wala lang akong no choice. Hindi ako galit. Kasi ano, may nag-sponsor nun. Kasi maganda yung ring talaga nila, actually. Yung may spring na gano'n. Oh, hindi, papalitan naman kasi talaga namin yun. Kung hindi kami nagkaroon ng bias, talagang papalitan namin yun. So, yun, pinalitan ni Kim. Walang ano doon, anything. Walang dahilan yun, kaya pinalitan. Pero, yun nga, siyempre, naintindihan po namin kayo as viewers. Siyempre, meron kayong kanya-kanya opinion. Which is okay lang, naintindihan namin yun. Walang problema. Kaya mo kayo sa mga nerves eh. Pero ito na, kasama natin si Giraffe. Si Giraffe na mahal nating lahat. Giraffe ng Pinas.
Balita, oh, may bago ang bata lumilipad na. Sino lumilipad? Mabam? Oo. Kulit daw eh. Ha? Mas makulit ba sa akin? Papalitan ka na daw, Kim? Uy lang! Pakulita kami, Rots. One-one kami bukas agad. Pakita ko na yung ano, yung madam contest namin ni Kate, diba? Di sa ano na kami si Kate dun eh. One-on-one game ni Bam Bam. Oo, oh, tapos ano, dunk contest part tuloy. Yung may volleyball pa, yung may Jota. Talaga ako nagigigil dun eh. Talaga ako nagigigil dun. Nagkikita na si Kim at saka si Bam Bam na hinihiling yung lahat na pwede na maging madalas mangyari. Pero okay, mabait yun si Bam Bam. Okay. Sobrang bait ng tao na yun. Oh, pag nakita ko, tumiklop. Ha? Huh? So, ang tamo rin di siyang tuwan eh. Tignan ko lang, obra lang yung ginagawa ko. Yung ginagawa mo sa'yo, no? Condition ako yun eh. Condition ka, saan? Patago din, eskinita. Ah, patago din, patago din. Alam mo, may court kami doon, masusubukan yung mga patagong ensayo na yan. Oo, lalabas yan lahat ng ginawa ko ensayo. Kaya talaga ako matagal na wala, ano, mayroon ko sariling bubble. Iskinita bubble? Oo, iskinita bubble. Doon lang ako. Ako lang mag-isa. Wala ako kasama. Oo, kaya ako pinalatan yung ring. Grabe, ang ganda ng buhok mo, Kim. Ha? Parang sisiyo eh. Ayun po yung binubunot sa mga school. Nabunot mo ako. Tagsasampo. Oo, tagsasampong isiyo. Yeah. Malapit na tayo sa bahay, guys. That's great to eh. Hindi ko pa rin alam kung anong gabi. Eh, kung tawagan ko kaya sila, sabihin ko punta kay Lad Streaming Room, meeting tayo. Hmm. Gusto mo? Pwede. Gusto mo? Huwag na nilang babanatan. Ha? Tapos biglang binugbog si Kim, no? Hindi, joke lang. Hindi ka. Lahat yun mapagmahal. Mahal na mahal ganun. Talagang... Biglang naging seryoso. Tingnan natin. Biglang naging seryoso. Tawa to ay T-Rex eh. Hindi yun, miss ka na lang. Ay, T-Rex yun. Yung bari, natutupad na eh. Ba't ba naman Pino bra? Pikit! Gawa Pino bra! Ito, promote niya yun dyan, sakto-sakto, para kay Kim. Oo, Pino Bravo. Tingnan natin kung magugulat sila. Pero maganda lahat sila sa streaming room. Alam mo na taga, natupad din yung pangarap natin dati na mayroong streaming room. Ha? Oo, sabi sa inyo, pangarap namin yun eh, na talaga magkaroon ng, sabi ko pa nga, parang may computer shop sa loob ng bahay. Ito pa oh. So, pangarap talaga namin yun. Natupad. So, kinang-congratulate ako ni Kim nung araw na minessage siya ako. Sabi niya, ready na daw siya makipag-usap. Congrats na naman talaga. Pero congrats din kay Kim kasi nakuwento niya sa akin kanina lahat ng mga pagbabago sa kanya. Ito na isang magandang, isang pinakamagandang blessing na natanggap namin habang nung hindi kami nag-uusap is natutunan ni Kim dumiskarte ng sarili niya at hindi iasa sa ibang tao. Which is natutuwa ako sa iyo, Kim. Peace bomb. Hindi, may discarte na yan. May sarili siyang giraffe apparel, mga siya ng mask, mga ganong bagay. So, lahat ng yun hindi niya matututunan if, naniniwala ako if hindi nangyari sa amin yun. So, siguro yung mga ganong bagay talaga, it's meant to happen for your own growth. And yun yung nangyari kay Kim. Kaya, it's still a blessing. It's still a blessing. Kailangan lang makita mo siya as a blessing. Tinawagan ko na sila sa'y. Gising pa daw madami. At malapit na tayo sa bahay. Tapos gigisingin niya na yung mga tulog. So sabi ko meeting. Hirap gisingin yung gising. Ano? Ready ka na ba? Nakakagalan ako. Ha? Nakainin ako ni T-Rex. Nakainin ako ni T-Rex. Laki-laki niya na. Drawn up na siya. Lahat naman yan, nararamdaman ko naman yung Kim, guys. Magugulpi ako! First time ni Kim pupunta sa Fino House. First time ni Kim masuot ang Fino mask. And tatanungin ni Kim if pwede naman siya maging part ng Fino Gang. Fino Gang. Which is, syempre, alam mo na yung sagot dyan. Pero... Hindi! Ayan, guys. Ano si Kim? Papakilala mo sa akin kung lahat ng bagong batang mukha doon. Oo. Anong gagawin mo? Ang bata. Basta una ko sa'yo papakilala si Bam Bam. Bibinyagan ko. Oh, para ano, agad challenging ka agad ng konti.
Si Bam Bam mo yung papakilala. Tagal ko na dinakakasuntok eh. Bam mo? Bam 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 Bam. Basta pakilala ko sa'yo kung nandun si Lucky, papakilala si Lucky. Si Dane, papakilala ko sa'yo si Dane. Actually, magugulat din si Boss Ems. Okay. Pero wala, umuwi na si Boss Ems. Ayan yung blessing, talagang magulat. Yes. Blessing is coming. Blessing of God is with us. Hindi ko alam, sobrang parang magic yung bigat ng loob ng ilang buwan. Di ba, Kim? Sobrang, ang dami kong nilunok. Hindi, at saka sabi nga ni Kim, napapaniginipan niya daw araw-araw. Alam mo yung parang... Kasi mo, magiging manananggal. Hindi, pero yung sama namin ni Kim ngayon, isipin nyo, ilang buwan yun, yung sama ng loob, yung issue na ganyan, 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 ganyan. Pero nakita kami kanina, totally washed out. So, naniniwala talaga ako eh. Itong pagsasama namin ngayong gabi na to. Magkakaroon ulit kami. Itong pagsasama to, pag-away namin ulit. It's 3 months naman. Hindi, with ano to, with God's blessing, God's grace, kasama natin. Natin, Coach, memory sa Facebook, itong mga round, di ba, October natin, sobrang productive natin. Oh. Nandiyan lumabas yung first vlog ko eh. Puro memories yung with Maverick Bautista. Hindi ko ma-share ko. Mga hot issue na naman eh. Lagi nasa utang ko, Pino House. Sobrang inis ko. Di ba balik ako? Ibusan nyo eh! Sa totoo lang guys, kahit ako, hindi ko rin alam na ngayong araw na to kami magiging okay, ngayon kami mag-uusap. Totally wala. Talagang naghihintay lang ako ng tamang oras. Yung ibibigay sa atin ni Lord, yung itong oras na to, perfect it's time timing for you to talk. Perfect timing. Hindi ko alam ngayon araw na yun, ito. Pero parang miracle, magic yung nangyari. Walang burden, walang bigat, walang kahit ano. Talagang parang walang nangyari. Walang alinlangan sa pagsuot ng Pinomask. Nusuot ko na siya. Huwag nga nasasalubong ko sa daan eh. Nakabike pa eh. Pinomask yun ah. Kahit saan magpunta, pinaparamdam sa akin yung Pino. Nakakita ka nakasuot ng Pinomask? Lagi sa better, sobrang dami sa atin. Mas tumanga to ah, Pinogang ah. Hindi ko masuot. Hindi naman sa walang pambili, hindi ko lang masuot. Hindi, eto na. Suot ko na eh. Suot mo na. Ito po yung bagong labas pa. Ganun ako ka-special. Sa streaming room na sila. Prank. Kilig natin mong prank talaga. Kahit dati mo. Prank na naman. Okay, game ka ba? Kinakabahan ka? Konti. Okay ka. Ay, ganyan. So, papasok ako doon. Tapos sabihin ko. Iwan mo ako dito. Uwin ako. Nakita mo na dito. Tapos kausapin mo. Sabi ko sa meeting. Papasok doon. Meeting siya saglit. Tapos alabas ako. Tapos. Today mo na ako. Doing it. Ha? Tagal na. Game. Hey. Hey. Hello. Rene. Yes, ma'am. See you, Kim. Malam po. Kim, baba. When my heart knows there's no open. Kim. Oh. Kinausap ko na sila. Oo. Susuntokin nila? Hindi, ano yun. Miniting ko sila na maayos. Pero hindi nila alam na ang tiyangka. Basta sabi ko lang about sa brotherhood. Ay, kita mo ng bahay mo? Clyde, sige. Kuyakin mo. Kuyakin? Hmm. Miss na kita dito. Bango mo. Pass. Ay! Sige. Kurt. Kim, hey. Maui. Sige. Hello po. Ay, nakita ko yun. Puro gago ay nag-comment. Sa'yo lang, yun lang. Natin ko lang gusto sabihin na alagaan niyo. Inaumpisahan natin. Yung mga future natin na gagawin na magkakasama. So, syempre nagkakaroon tayo ng misunderstandings. Syempre, hindi mo naman masusure na laging ganito. Pero pag nagkaroon ng misunderstanding, tapos may mga months na hindi tayo okay, eventually pag alam na yung pinagsamahan, we'll go back.
Okay, may dahilan ka to go back. And that's the seed that I want to plant in you. Na kahit saan mapunta, kahit ang sumana loob, you'll always have a reason to go back. To regroup. Get me? Kasi mas malakas tayo kung mas madami tayo. Of course, mas masaya. So, of course, dahil doon, sobrang mali yung oras. Anong oras na alam ko, iba sa yung tutulong na. Pero, minsan lang din naman. Kaya, may mga pinagising ko. Sabi ko, isa ito, pasensya na. Sana naintindihan niya. Okay, there's no perfect timing pagdating sa mga ganitong bagay. Anytime na kailangan mo siya sabihin, lagi ko nabifeel na sabihin mo na right now kasi tomorrow might be another day pang hindi mo na siya masabi hanggang sa masanay ka na hindi ka na nagre-remind his leader. So, I want to remind you every now and then. Okay? And dahil po dyan, meron po ang surprise sa inyo. Stop. Oh my God!